Hello mga Parts, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon mga Parts, ang tatalakayin po natin itong automatic washing machine. Ang naging problema po nito mga Parts, ayaw po niyang mag-spin. Ayan. Dati po, nagawa na po natin to. Ang naging problema po nito mga Parts, yung water inlet niya. Ito, dito mga Parts. Ngayon, ang naging problema naman mga Parts, ayaw po niyang mag-spin. Ayan, yun po yung sabi ng may-ari. Kaya yun po yung ating tatalakayin, kaya tapusin niyo po yung ating video para po kahit pa paano po makakuha po kayo ng idea kung sakali man po magkaganito po yung inyong automatic washing machine sa bahay at nang kayo po hindi na po napapagastos pa ng malaki. Ayan mga Parts, testingin po natin mga Parts, tingnan niyo po mga Parts. Ayan po mga Parts, power on po natin. Okay, seset na po natin to sa spin. Yan, spin. Okay. Ayun. Tingnan po natin yung kanyang train motor, yung gumagana. Ayan, nadidinig nyo mga Parts. Ayan o. Nadidinig nyo mga Parts, nag-o-operate po yung kanyang train motor. Ayan, humila po siya. Ayan o, nakahila po yan. Ayan. Wala po siyang tubig mga Parts. Ayan, nakabaklas na po ito. Binaklas ko na po. Oh, wala po siyang tubig. Dapat po mga Parts, nag-ano na po yan, nag-spin na po yan. Ito, nakarekta na po dito mga Parts. Ayun. Ayun, nakarekta na. Hintayin po natin mga ilang minutes pa. Pero dapat mga Parts, nag-spin na po yan. Okay naman po yung kanyang tab. Tingnan nyo mga Parts, iikot nyo. Oh, maluwag naman pong iikot yung kanyang tab. Ayan o. Ganyan po ang gagawin nyo. Tetestingin nyo po yung tab kung maluwag pong iikot. Okay. Hala pa rin. Ayaw pa rin pong mag-spin. Nag-operate naman po yung kanyang drain motor. Ayan o. Ayan. Na-double check ko na po yung kanyang mga wirings. Kaya po ganyan. Ayan, hanggang taas. Na-double check ko na po. Ayan, saka po dito sa kanyang board. Na-double check ko na po yung kanyang mga wirings, mga Parts. Ayan, tapusin nyo po yung ating video para po makuha nyo po yung diskarte kung paano po gagawin sa ganitong ano, sa ganitong washing machine na ayaw pong mag-spin. Ayan, dapat po nag-spin na po siya, mga Parts. I-off na po natin, mga Parts. Para po hindi po tumagal yung ating video. Okay, tanggalin po natin yung ano. I-unplug na po natin. Ngayon mga Parts, yung kanyang makina na double check ko na din. Okay naman po yung ano. May nakuha naman po tayong resistance. Okay naman po. Buo naman po yung kanyang makina. Yan. Ito. Ito po yung wire ng ating makina. Yan pong tatlo na yan. Okay naman po mga Parts. Ngayon dito po tayo magpo-focus dito sa ibabaw. Ngayon mga Parts, i-check po natin itong ating ano, water level sensor. Ayan, tanggalin po natin. Check po natin, kuha po tayo ng digital multimeter mga Parts, ito. Okay, check po natin mga Parts. Ay, nako, nalaglag. Pasensya na kayo mga Parts. Okay, ayusin ko lang mga Parts. Okay. Check po natin mga Parts. Okay, may nakukuha naman po tayong resistance mga Parts. At okay naman. Okay. Ang nangyari, na-double check na po natin yung mga wirings, pati po yung makina, okay naman. Halos, nakarekta naman po itong ano niya, yung switch door. Halos ayaw pa rin pong gumana. Ngayon, ang gagawin po natin, itong water level sensor, buo siya, kaso may nakukuha tayong resistance, okay naman. Papalitan po natin to, titingnan po natin kung mapapagana po natin yung spin niya, kung mag-i-spin po siya. Okay.
Subukan po natin palitan. Ayan. Kahit buo po ito, papalitan po natin. Tetestingin po natin kung mapapagana po natin yung speed, mga parts. Ayan, okay? Ito, mga parts. Ito yung ating ipapalit na ano, water level sensor. Ayan, ito. Okay, palit po natin. Kabit po muna natin yung kanyang hose. Ayan, mga parts. Kinakailangan po, walang singaw to, ha. Pagka po nagkakabit kayo ng hose. Dito. Ayan, babalik nyo po ito. Nakikita nyo po ba, mga parts? Ayan, pasensya na po kayo. Wala po kasi kung tagahawak ng camera. Ayan. Sariling sikap lang po tayo, mga parts. Okay. Kabit po natin yung kanyang wire. Ayan. Nakasakit naman po yan. Madali lang po ikabit. Mga parts. Ayusin ko lang po itong hose, mga parts. Kailangan po hindi nakabaluktot. Okay, maluwag. Kumpara dito sa dati niya nakakabit, mahigpit. Okay, ito, maluwag. Pero wala naman pong ano, wala naman pong kaso yan, mga parts. Ayan. Okay, napalitan na po natin. Ito po, may nakukuha po tayong resistance dito. Pero pinalitan pa rin po natin. Titingnan po natin kung magiging okay na po, okay? Okay, mga parts. I-power on na po natin. Ayan. Tingnan po natin kung mag-i-spin po siya. Ayan, mga parts. Alisin ko lang po ito. Okay. Dito po ito, mga parts. Okay, power on. Ay, naka-ano pala, naka-unplug. Teka, ipa-plug in ko lang, mga parts. Okay, pina-plug in ko na. Okay, sige, power on. Sa spin po muna tayo. Ayan, spin. Okay, play. Ayan, narinig nyo, gumana yung ating drain motor, mga parts. Ayan o. Hintayin po natin kung mag-i-spin po siya. Ayun, oh. Oh, nakita nyo mga parts, nag-spin po siya. Ayun, oh. Nakita nyo po mga parts, nag-spin po siya. Medyo may sumasayot po dito. Wala po sa tingla. Ayun o, pag tinutula ko ito, nawawala yung saya. Ayun o, bibitawan ko. Okay, mga parts, ito po yung naging problema, yung kanyang water level sensor. Ayun o. Okay, nag-i-spin po siya, mga parts. Ganun lang po yung inyong gagawin, mga parts. Subukan nyo pong palitan yung kanyang water level sensor. Teka, maingay po yung pag-andar ng kanyang makina. Off natin. Yung kanyang makina po, mga parts, medyo maingay na. Kasi po ito, mga parts, nalubog po ito. Nalubog po sa baha. Kaya umingay na po yung kanyang makina. At sa ano, ayusin po natin to. Kakausapin po natin yung mayari. Ayan. Ganun lang po yung inyong gagawin, mga parts. Kung baguhan lang po kayo sa ano, sa pagre-repair ng isang automatic washing machine, pag tinest nyo to ng multimeter, makikita nyo, buo naman siya. Meron naman po tayong nakukuhang resistance. Eh, pero bakit pagka ito po yung nakakabit, ayaw pong mag-spin? Pero pagka tinest po ng ating multimeter, nag-test po tayo, buo po siya. Kaya hindi po nyo malalaman kung ano po yung problema pagka po wala po kayong idea sa mga ganitong pagre-repair, mga parts. Ayan. Masisira na po loob nyo pagka po hindi nyo po nadali yun. Halos dinoble check nyo na po yung mga wiring, so okay naman. Halos nag-test na po kayo dito sa ibabaw. Gumamit na po kayo ng multimeter at meron naman po kayong nakukuhang resistance.
hindi nyo po hindi nyo po mapag-iisip na ito palitan, kasi kung sa tester nakita nyo buo naman, kaya ba't nyo papalitan? Kaya masisira po loob nyo mga parts kung hindi nyo po kabisado. Ayan, kaya ngayon mga parts, pagka ganun po yung nangyari, kahit buo po yung inyong water level sensor, palitan nyo na po. Or kung meron naman po kayong reserba, yun ang ikabit nyo para po mahuli nyo po yung yung talagang problema, yung pinagmumulan. Yan mga parts. Paano mga parts, marami pong salamat sa inyong pagsuporta at palagi po kayong mag-iingat at magdadasal sa ating Panginoon.